Joshua fought the battle of Jericho. Jericho. Okay. Okay, so good afternoon, kids. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Pastor. Good afternoon. Welcome once again sa ating regular na online Bible study for good kids. Afternoon, Pastor. Good afternoon. Tayo po muna ay umawit ng isang himno. Awitin po natin ang Jesus, ako'y nangako. Sige, tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, salamat po sa hapong ito. Once again, tinipon ninyo ang mga kids na ito para sa pag-aaral ng inyong salita. Ano man ang kwento na aming matutunghayan, nawa po ang lahat ng ito ay hahantong sa Ebanghelyo ng aming Panginoong Hesukristo. Sa tunay na pagkakakilanlan sa aming Panginoong Hesukristo. Tulungan niyo rin ang inyong tagapagturo ngayong hapong ito. Gamitin ninyo siya ng makapangyarihan para sa inyong kaluwalhatian. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Mukhang na-out si Teacher Jonathan, no? What happened? Wala nga. Na-disconnect yata. Na-disconnect yata siya. PM ko mag-PM. Message. Hintayin po natin ng sandali. Let's wait. Let's wait. Sabihin pa na na pinto. Puro error daw. Puro error. Okay.
Okay. Sige, Brother Lorenzo. Nagbigay na ng signal si Brother Jonathan na mukhang ano talaga siya. Unstable talaga yung kanyang internet connection. So, ito ang mag-share, Brother Lorenzo. Sige po, Pastor. Set up ko lang yung sound system ko. Sana makabalik din si Brother Jonathan. Mm-hmm. Nag-message na po siya, Pastor. Nag-message na siya, nag-go signal na siya na hirap talaga siyang makapasok. Sige po. Naging aso sila, ano, sila Miravalles. Ayan. Nakikita na po ba yung aking sinishare? Opo. Opo. Yes. Okay. Opo. Ayusin ko lang yung aking window. Sandali. Kasi kailangan po makita ang ating mga bata. Okay. So, natatandaan nyo mga bata kung ano ba yung lesson natin nung nakaraang linggo? Sino po ang nakakaalala sa ating nakaraang lesson? Si Rehab. Si Rehab. Si Rehab. Oh, si Rehab po. Si pagtawid yun sa Jordan eh. Pagtawid po sa Jordan. Rehab ba? Pagtawid. May sumunod doon pagkatapos ng mga spy na pinatuloy ni Rehab. Pagtawid po sa Jordan. Ayun, may sumagot. Sino yung sumagot? Tama yun. Pagtawid sa Ilog Jordan. So, nakatawid na ang mga Israelita sa kabilang panig ng Jordan sa tulong ng Panginoon, at ngayon ay handa na nilang sakupin ang lupang pangako. At ang title ng ating lesson ngayong hapong ito ay pinamagatan nating ang pagbagsak ng Jericho. Okay. Sa unang slide, teka muna, bago tayo tumuloy sa next slide, ano yung nakikita ninyo sa picture, mga bata? Nalalaglag yung mga tao. Nalalaglag po yung mga tao. Nalalaglag sila sa pader, no? O yung makapal na pader, nanghuhulog sila. Bakit kaya, ano, malalaman natin sa ating pag-aaral ngayong hapong ito. Okay, pero bago tayo tumuloy sa ating lesson, meron lamang pong mahalaga ang paalaala para sa atin, mga bata, na atin dapat matutunan. Ayan. So, sino yung pwedeng magbasa ng unang paragraph o saknong? Si, nandyan ba si Kuya G-Boy to read the first paragraph? Hindi to. Sige. Dito pala, G-Boy. Pakibasa po, Kuya G-Boy. Kaunawa, ang kwentong inyong maririnig ay kabilang sa pag-aaral patungkol sa Diyos na tinatawag sa Ingles na Theodicy. Ito ang katuwiran at katarungan ng Diyos sa pag-uutos na lipulin ang lahat ng tao sa lungsod ng Jericho.
Okay, thank you Kuya G-Boy. So, napapabilang pala yung ating lection ngayon sa tinatawag na theodicy na nagbibigay ng katuwiran at or sa English, vindication sa lahat ng ginagawa ng Panginoong Diyos. That the all the judgment of God must be vindicated or babigyan ng katuwiran at katarungan. Tawagin natin si Ate Lorraine. Basahin ang ikalawang saknong or second paragraph. Hindi pumapatay ang Diyos dahil sa bugso ng galit. Hindi siya natutuwa sa kamatayan ng masamang tao. Iniutos niya ang paglipol sa mamamayan ng Jericho dahil umaabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Ito ay paruso ng Diyos at bilang hari ay may karapatan siyang gawin. Ayun, ano? So, hindi pala ang Diyos basta-basta pumapatay. Hindi siya katulad ng tao na bigla-biglang nagagalit. Ang kanyang galit ay matuwid at makatuwiran at nagbibigay siya ng mahabang panahon para sa mga tao para magsisi. Mahaba ang pasensya ng Panginoon. And then basahin natin yung last paragraph. Si Ate Natalie, pakibasa po ang panghuling paragraph. Binabawi ng Diyos ang buhay ng kahit sino sa iba't ibang kaparaanan. Siya ang hari ng kanyang nilika at may karapatan siyang bawiin ang hiningang ibinigay niya. Ayon. Sapagkat ang Panginoon pala ang may likha ng lahat ng bagay, may karapatan din siyang bawiin ang anumang kanyang nilikha, maging ang buhay na kanyang ibinigay. Siya ay may ganap na karapatan sa lahat ng kanyang ginagawa. So, umako tayo ngayon sa ating... Okay? Nakikita ninyo dito sa picture, dito sa picture sa gitna, may parang makapal na pader, na city, or thick wall or fortress sa Tagalog, muog. Ito isang makapal na pader na nagpapalibot dito sa lungsod ng Jericho. At nakikita nyo yung mga color red dito na parang kulutong ng mga tent. Andiyan yung mga kampo ng mga Israelita, tsaka dito pa sa bandang tabi. Tsaka sa buong palibot, sa totoo lang, marami yan, marami sila. Dito sa picture, kaunti lang yung nailagay sa drawing. Okay, tawagin ko si Gail para basahin yung ating unang bahagi ng kwento. Pakibasa po, Dice Gail. Inisarado ang mga pasukan ng Jericho at wala nang nakakapasok o nakakalabas sa lungsod, samantalang ang mga Israelita naman ay nakakampo sa palibot. Yon. So wala nang tao na lumalabas sa lungsod o pumapasok. Bakit kaya wala nang pumapasok o lumalabas dun sa lungsod? Bakit kaya? Sino po gustong sumagot? Sarado po yung Jericho. Dahil sarado na ang mga pasukan. O kaya nila isinarado kasi natatakot sila, baka lusubin sila ng mga Israelita. O ngayon, ito si Joshua, si Josue. Ang sabi dito, sinabi ng Panginoon kay Josue, ibinigay ko ang Jericho sa iyo. Sa loob ng 6 na araw ay lilibutin ng mga mandirigma nang minsan ang lungsod. Pangungunahan sila ng 7 pari
nadala ang tambuling sungay ng lalaking tupa. Yung tambuling sungay ng lalaking tupa, mga bata, ito ay isang klase ng trumpet made from a ram. The ram is a male goat. Oh no, sorry. It's a male sheep. So, itambuli. Ito ay Tagalog ng trumpet. At sa ikapitong araw ay lilibuti nila ang lungsod ng pitong ulit habang hinihipan ng mga pari ang kanilang mga tambuli, at kapag hinipan nila ng malakas ay sisigaw ng malakas ang lahat at babagsak ang mga muog ng lungsod. So, ganon ang iniutos ng Panginoon sa mga kay Josue na iuutos sa mga Israelita. Sa loob ng 6 na araw, iikot sila doon sa lungsod ng Jericho 1 beses. Pagdating ng 7 araw, iikutin naman nila ng 7 beses naman yung lungsod. Maraming beses ba yun, mga bata? Maraming beses ba silang iikot? 6 na beses. 6 na beses sa 6 na araw. 1 beses sa 1 araw. Pero doon sa 7 araw, 7 beses. Okay. Pero hindi sila nagreklamo, no? O, ano pa yung susunod na inutos ni Josue? Ayan. Kausap ni Josue yung mga pari na mayroong hawak na tambuli or trumpet made of ram's horn. Sino ba yung pwede pang magbasa? Si Sophia Azur. Pakibasa po. Dinilinan ni Josue ang mga pari na ihanda ang kaban ng tipan at pumili ng 7 pari upang manguna na may dalang mga tambuli. Yon. Ilang pari yung may dalang tambuli? Ilan? Pito po. Pito. So, 7 pari yung may dalang tambuli or trumpet. Ayan na. Nagsimula na silang maglakad at hinihipan nila ang kanilang mga tambuli paikot-palibot sa lungsod ng Jericho o Jericho. Inutusan niya ang mga paring may dalang tambuli na libutin ang lungsod at kasunod nila ang mga mandirigma. Lumibot nga ang mga pari na umiihip sa tambuli habang ang hukbo sa likuran nila ay naglalakad na tahimik. Ang sabi kasi ng Panginoon at iniutos din ni Josue sa kanila, yung mga pari lang ang gagawa ng tunog sa pag-ihip sa tambuli. Pero yung mga sundalo na Hebreo o mandirigma, susunod lang sa kanila sa paglalakad pero hindi sila magsasalita. Tatahimik lamang sila. So ayan, nakikita ninyo yung kaban, nakasama nilang umiikot yung kaban ng tipan na nakatalukbong. Bakit nakatalukbong yung kaban? Bakit nga ba? Bakit kailangan nakatalukbong po yung kaban ng tipan? Ng color blue. Kasi po banal siya. Yon. Dahil ito ay hindi dapat makita ng kahit na sinong tao. Ito ay isang kagamitan na matatagpuan lamang sa loob ng dakong kabanal-banalan. Gayunpaman, iniutos ng Panginoon na inibot nila ito, ngunit mayroong takip para hindi makita
na mga tao ang nasa loob. Siguro yung mga tao dun sa pader, di ba? Nakikita nyo sila sa taas ng pader, nakatingin. Siguro nagtataka sila, ano kaya yung bit-bit-bit-bit ng mga pari na yun na may takip. Nagtataka siguro sila. Pasan ng mga pari ang kaban ng tipan, paikot sa lungsod habang nasa kanilang harapan at likuran ang sandatahang bantay. Sila ay bumabalik sa kampo matapos ang minsang pag-ikot sa lungsod. Ayan. Yung mga nandun sa loob ng lungsod ng Jericho, natatanaw nila yung mga pari na lumilibot sa kanilang lungsod. Tawagin natin si... sino yung pwedeng magbasa? Joash, pakibasa yung kwento dito. Pinapanood sila ng mga tao sa Jericho habang nalilibot nila ang muog ng Jericho araw-araw sa loob ng 6 na araw. Ayun. Thank you, Kuya Joash. Anong klaseng, siguro nagtataka sila, no? Lulusob ba itong mga Israelita? Mananalo ba sila? Paikot-ikot lang naman sila sa lungsod ng Jericho, hindi naman sila sumasalakay. So, malalaman natin. So, ayan. Tuloy-tuloy. Unang araw, umikot sila ng 1 beses. Pagdating ng 2nd araw, umikot na naman ng 1 beses. 3rd araw, umikot ulit ng 1 beses. Ginawa nila yon 1 beses na ikot sa loob ng 6 na araw. Tapos, pag nung 7th araw, tawagin naman natin si Ate Hana, Openyo Kid, sa Openyo Kids. Pakibasa po. Sa 7th araw ay nagsimula silang maaga at nilibot ang lungsod ng 7 ulit. Patuloy na nanguna ang mga pari sa pag-ihip sa kanilang mga tambuling yari sa sungay ng lalaking tupa. Yun. So nagpatuloy sila. Noong 7th araw, maaga pa lang, nagsimula na sila sa paglibot sa lungsod. Kasi 'di ba? Sabi ng Panginoon, 7 ulit daw nilang liligirin yung lungsod. Kung late na silang gumising at nagsimula, baka hindi nila matapos yung paglibot do sa lungsod. Kaya kailangan maaga pa lang ay magsimula na sila. Kasunod nila ang mga paring pasan-pasan ang kaban ng tipan na may sandatahang bantay sa unahan at likuran nila. Yan. Makapal ba yung pader ng lungsod? Opo. Nakikita mo yung pader, no? Ang makapal eh. Parang mas makapal pa dito sa isang dipa ko. Ganun kalaki yung mga bato niyang ng pader ng Jericho. Kaya nilang pabagsakin yan, itutulak lang, hindi nila kaya yan. Sobrang laki ng pader eh. Ano kaya ang sinasabi ng mga tao? Ayan o, nakangiti pa yung isang lalaki dito. Ayan o, tsaka ito, tinan mo, kumukumpas, gumagano, no? Siguro sabi nila, isisiraan na yata ng ulo itong mga Israelita, ikot lang ng ikot. Tapos ngayong 6 na araw silang umikot. Ngayong 7th araw, ikot. Mas maraming ikot pa yung ginawa nila. So, siguro pinagtatawanan lang nila yung mga Israelita. Ngunit, sino pa yung hindi nakapagbasa? Sa Openyo Kid, si James. Pakibasa po. James Openyo. Yan, pakibasa po yung kwento. Patuloy lamang silang pinanood
ng mga taga Jericho habang nililibot ng mga pari at ng hukbong. Sandatahan ang pitong ulit ang lungsod. Okay. And then next, nung natapos na nilang ikutin yung lungsod, ano na yung ginawa ng mga Israelita? Ayan. Pabasa natin kay, sino yung, meron tayong guest? Si Gracie ba to? Gracie or Grassy? Pwede nyo pong pakibasa po. Wala yata ng ano. Okay, hindi nila mabasa siguro. Si Dilan, pakibasa po Kuya Dilan yung kwento. Sa katapusan ng ikapitong ikot nila ng hipan ng malakas ng mga pari ang kanila mga tambul ay iniutos ni Josue sa hukbo. Sigaw, dahil ibinigay na sa inyo ng Panginoon ang lungsod si Rahab at ang kanyang mag-anak lamang ang iligtas ninyo. Huwag kayong kukuha ng anumang bagay sa Jericho sapagkat lahat ng iyon ay sa Panginoon. Ayun. Sa katapusan daw ng pag-ikot nila, saka pa lang sila sisigaw ng malakas. Sabay-sabay. Sisigaw sila ng malakas. Wow. Ah! Ganon. Pwedeng ganon yung sigaw nila, no? At si Rahab ay hindi nila nakalimutan dahil nangako ang mga Israelita na ililigtas si Rahab. So, pagkatapos nilang sumigaw, ang nangyari ay, ano po yung nakita ninyo, mga bata? Nahulog po yung wall. Yung mga tao at yung bumagsak ang muog o pader ng Jericho. Kasama ng mga taong nandun sa paligid na nanonood, nahulog din sila. So, hindi natin kaya yan. Hindi yan kayang gawin ng tao. Yan ay kapangyarihan lamang ng Panginoon ang nagpabagsak dyan sa pader ng Jericho. Nang hipan ng mga pari ng matagal ang kanilang mga tambuli, sumigaw ang buong bayan at gumuho ang muog ng lungsod. Ayan. Saka pa lang sumalakay ang mga Israelita at nakipaglaban doon sa mga hindi nadagana ng bato. Doon sa loob ng lungsod, pumasok sila at nilabanan nila ang mga taga Jericho. Si Kuya Dave ba natawag ko na? Hindi pa ata. Kuya Dave, Openyo, pakibasa ang kwento. Sumusob ang mga hukbo ng Israel at pinasok ang lungsod. Okay. Sino kaya yung babae na yon na merong purple na ano na Rahab po. Rahab. Ayan, naalala natin si Rahab, no? Hindi natin siya nakalimutan. Mas lalong hindi siya dapat makalimutan ng mga Israelita. Kasi sila ay nangako sa Panginoon na ililigtas siya. So, sino pa ba yung hindi nakabasa? Nakapagbasa? Si Mira. Ay, sorry.
Si Enzo na lang, si Enzo. Pakibasa po, Kuya Enzo, ang kwento. Iniutos ni Jose sa dalawang tik-tik na hanapin ang bahay ni Rahab na may tandang pulang lubid sa dungawan at dinala sila at sa ligtas naglugar. Magmula ng araw na iyon ang ay namuhay silang kasama ng mga Israelites. Israelita. Ayon. So, iniligtas sila at namuhay sila nakasama ng mga Israelita. So, kinukup sila at hindi lang si Rahab kundi ang kanyang family. And then, teacher, sino okay. po yung nag-cover po nung mukha po nung tao po doon? Oo nga, baka... Baka ano? Baka may nahulog na ano dyan, plato. Kaya natakpan. Ayun, yung dun sa picture sa dulo, nakita nyo ba yung lalaki? Ano yung hawak nung lalaki na maliit sa dulo? Brother Lorenzo, sinadya kong ilagyan ng yellow yan kasi medyo brutal tingnan eh. Opo, naunawaan ko po, Pastor. Okay, mga bata, di ba, bumalik ako. Di ba mayroon doong lalaki na ano ba yung dala niya? Kumot ba yon? Kumot? Opo. Balabal? May kumot, may balabal. So, ang 'di ba inutusan sila, huwag kukuha ng kahit ano na pag-iinteresan ng mga Israelita sapagkat ang lahat ay kailangang wasakin. So, ang sabi dito, pinagbawalan ang hukbo na kumuha ng anumang bagay mula sa lungsod. Siguro yung tao, parang tao 'yan na natakpan lang. Siguro gusto nilang gawing alipin. Tapos sabi ni Josue, huwag niyong kukunin yan kahit yung mga tao. Lahat sila ay kailangang mawasak at sila ay lilipulin. Ang sabi, ang sino mang, sapagkat ang mga iyon ay inalaga sa pagkawasak. So, ang sino mang lalabag ay magdadala ng kaguluhan sa kampo. Kaya wala silang dapat na kunin. Siguro pag may nakita sila doon na magandang gamit o meron silang nakitang mga cute na alaga dun sa loob, sabi, wag niyong kukunin yung lahat ng yon. Lahat yon ay wawasakin, sabi ng Panginoon. Maliban, ito, mayroong mga daladalang basket yung mga tao. Ano kaya ang laman nito? Parang kumikinang na gold. Okay, sino pa ba yung hindi nakapagbasa? Balik tayo kay Gail. Gail, Diche Gail, pakibasa po ang kwento. Pakiulit po, Diche Gail, kasi hindi kanila narinig. Tanging mga kagamitang yari sa pilak, ginto, tanso at balak lamang mga kailangan kanilang kinuha at inilagay sa mga iyon sa tabang yaman ng Panginoon. Okay. So, meron silang mga kinuha, pero hindi nila yon iuuwi sa kanilang mga tent or sa kanilang kampo. Yung mga pilak, ginto, tanso, mga metal yon, mga mamahaling metal, yun daw ay ilalagay sa kabangyaman ng Panginoon, yung treasury, kung saan nilalagay ang mga mahahalagang metal na gagamitin para sa templo ng Panginoon. So, wala silang kukunin dyan. Wala silang pwedeng iuwi sa bahay nila.
At tapos sinunog nila ang buong lungsod ng Jericho. Ayan, nakita niyo yung apoy, malaking apoy dun sa likod. Mabilis na kumalat ang balitang ito sa mga tao sa ibang bayan. Napabantog si Josue dahil kasama niya ang Panginoon. So, dumako tayo sa mga aral, mga bata. Sa aklat ng Genesis ay sinabi na ng Panginoon na kanyang hahatulan ang mga Amoreyo dahil sa kanilang kasamaan. Kabilang dito ang mga taga Jericho. So, mula sa time ni Abraham, nung kinausap si Abraham ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, ibibigay ko sa iyo ang lupaing ito. Pero hindi pa agad ibinigay. Sabi ng Panginoon, sa pag naipon na ang kanilang kasamaan, saka sila ibibigay sa inyo. At alam nyo mga bata, yan ay umabot ng 430 years or more bago tuluyang ibinagsak ng Panginoon ang kanyang hatol. Ganoon kahaba ang pagpapasensya ng Panginoon sa mga taong makasalanan. Hindi agad-agad nagpaparusa ang Panginoon. Ang pagbagsak ng Jericho at pagpuksa sa lahat ng tao doon ay isang halimbawa ng paglalapat ng Diyos ng kanyang matuwid na paghatol. So nakita natin sa Jericho, sila ay nabuhay sa kasamaan, sa kasalanan, at sa pagdating ng takdang oras ng paghatol ng Diyos, walang nakatakas sa kanila. Lahat sila ay napahamak, namatay. Sa loob ng mahabang panahon ay pinalampas ng Panginoon ang kanilang mga kasamaan, ngunit nagtakda rin ang Panginoon ng araw at oras na ang mga makasalanang hindi nagsisisi ay kanyang hahatulan at silang lahat ay mapapahama. Kaya, bagaman mahabang panahon ang ibinibigay ng Panginoon sa mga makasalanan, ay nagtakda pa rin ng Panginoon ng hangganan. At kaya ang dapat nating gawin bilang makamakasalanan ay huwag nating hintayin na umabot ang araw at oras na ibubuhos ng Panginoon ang kanyang kahatulan, kundi ngayon pa lamang ay pagsisihan na natin ang ating mga kasalanan. Gayunman ang Panginoon ay tunay na mabiyaya at pinili niyang iligtas ang ilan mula sa paghatol na ito. Kabilang sa mga naligtas ay si Rahab at ang kanyang sambahayan. Sumampalataya si Rahab sa salita ng Panginoon. Ang lahat ng sumasampalataya sa salita ng Panginoon ay tiyak na ililigtas ng Panginoon. Lahat ng tao sa Jericho ay namatay. Namatay sa pagbagsak ng pader. Yung iba namatay dahil sa digmaan, sa labanan. Pero si Rahab at ang kanyang pamilya ay hindi nasaktan. Sila ay iniligtas sapagkat sumampalataya si Rahab sa salita ng Panginoon. Okay. Dumako na tayo sa ating memory verse. Sa uluhin ng talata. Basahin natin ang talata ng sabay-sabay. 5 times. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Okay, one more. 1:3:18. 1:3:18. Ulitin natin. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos.
Okay, pangatlo, ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Juan 3:18. Isa pa, ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Juan 3:18. Okay, last na basahin natin. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ngunit ang sumasampalataya ay hinatulan na. Sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Juan 3:18. Okay. Sino na po ang naka-memorize? O si nagtaas ng kamay si Mika. Ay, si Enzo ba yan? Enzo, sige. Paki-recite po. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. 1:18. Okay. O sino pa po ang gustong mag-recite? O yun, may nagtataas ng kamay. Si Dylan. Okay, Kuya Dylan. Ang sumasampalataya sa kanya wala si Kuya Dylan. Utol? Sige, Kuya Dylan, pakibasa. Sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. 1:18. Okay. So, sino pa ang naka-memorize? Si Diche Gail. Diche Gail. Sabay po kami. Sabay po kami. Okay, sige. O sige, sabay-sabay kayo. Sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Wala naman po.
Okay. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ngunit ang sumasampalataya ay tayo sa sumasampalataya sa pangalan ng Tanging Anak ng Diyos. 1:3:18. Okay, thank you, Diche Gail. Si sino pa yung gusto mag-recite? Sino na yung naka-memorize sa verse natin? Meron pa bang gusto mag-recite? Okay. So, ang ating memory verse ay ang John 3 verse 18. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Si tandaan natin, si Rahab ay sumampalataya sa salita ng Panginoon. Narinig lang ni Rahab yung balita patungkol sa ginawa ng Panginoon sa Israel, nang sila'y lumabas sa Ehipto, tumawid sa dagat na pula, umikot sa ilang ng 40 taon, tumawid sa Jordan, nakipag-away sa mga kalaban. So yun yung mga salitang narinig ni Rahab at sumampalataya siya sa Panginoon. Kayo rin, mga bata, wala kayong dapat sampalatayanan, kundi ang pangalan ng Anak ng Diyos, si Kristo Jesus. Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan at sumampalataya kayo sa bugtong na Anak ng Diyos, si Kristo Jesus, na nag-alay ng kanyang buhay, ng kanyang banal na dugo sa krus para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Sa kanya lamang kayo sumampalataya, sa kanya lamang kayo tumawag at magtiwala. So, salamat po sa Panginoon sa ating lesson today. At nawa ay marami kayong natutunan sa ating lessons today, mga bata. Okay. Before we close, mag-picture muna tayo. Picture. Picture time. Picture time. I-open nyo na yung inyong mga cameras. Okay. Okay, one. Ayan. Okay, one, two, three. Okay, isang picture pa. Okay, one, two, three. Okay. Maraming pong salamat sa inyong pagdalo sa gabing ito. Maraming salamat po. Bye-bye. Okay, mag-closing prayer po muna tayo. Closing prayer tayo. O, ibibigay ko na yung oras kay Pastor. Salamat po, Panginoon, sa hapong ito, sa paggamit ninyo kay Brother Lorenzo, sa pagtuturo sa mga bata, at naway nakita ng bawat isa na hindi kayo nagpaparusa kaagad. Kayo ay nagpapasensya ng mahabang panahon. Ang nangyari sa Jericho ay dahil sukdulan na ang kanilang kasalanan, kaya hinatulan na ninyo sila. Nawa po, o aming Panginoon, sa murang gulang ng mga batang ito, ay magsisi sila sa kanilang kasalanan, manampalataya kay Kristo lamang bilang Diyos at tagapagligtas. At kahit sa mga adult na nakapakinig nito, hindi lang ito para sa mga bata, kundi para sa bawat isa sa amin. Ang Panginoon ay slow to anger, nagpapatawad ng masagana, ngunit hindi niya pinapawalang sala ang may sala. Pero ang lahat ng ito ay matutugunan kung magsisi sa kasalanan at manampalataya kay Kristo bilang tanging Diyos at tagapagligtas. Sa katuwiran at dugo ni Jesus na kanyang inalay doon sa cross ng Kalbaryo, si Kristo ang tumanggap sa lahat ng puot at galit ng Diyos dahil sa mga kasalanan ng mga
tao na tulad namin. Salamat po aming Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, good afternoon everyone. Hello Gracie, welcome. Sino yung bago ngayon? Hello po. Hello, welcome po sa ating new attender. Hi, Joma. Hello, my okay. Ano po ito eh? Si Gracie, inala ko ito. Gracie, salamat sa pagdalo. Bye, Joma. Gracie, inala ko ito eh. Bye. Si Missy. Bye, Joma. Oh, Missy, hello, inanak. Anak. Hello. Hello, everyone. Hello. Hello, everyone. Bye-bye, everyone. Bye-bye, everyone. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye. 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 B